guys, mayroon tayo ngayon na ayusin ngayon. Samsung 21 inches. So, kakarating pa lang. Tingnan natin kung ano ang issue niya. I-plug natin. So, yan, na-i-plug na natin siya, guys. Bali, hindi siya, guys, na ipindot ang switch niya. So, gamitan natin siya, guys, ng remote. Yan, guys. So, yan, nag-oscillate na siya, guys. Nawala na yung green niya. So, hintayin natin, guys, yung picture niya kung ano ang sira. Kaya sabi nung may-ari, pumangit daw yung picture, musog daw dito yung tao. So, yan, guys. Yung problema niya, guys, medyo lumaki na yung screen niya. Yan. Tapos, pag minsan naman, guys, may itim dito. Nawala na yung nakalagay dito na ano niya. Yung parental guidance, wala na siya, guys. Oh. Lumaki yung picture niya. So, kapag, yan, guys, oh, kapag natagal na siya, may itim na siya sa gilid. Yan. Yan, nakikita niyo, guys. Yan ang problema niya. So, yun ang ayusin natin. So, i-ano ko muna, guys. Yan. Unplug ko na, guys. So, yun ang may-ari nagsabi na yun daw yung problema na pag matagal na daw yun, lumalabas na yung itim dito sa gilid. Tapos, masyadong umusog yung tao dito. Umusog. So, yun ang hanapin natin. So, magpupokus tayo yan sa horizontal. Horizontal tayo. Kasi yung vertical, pag vertical naman kasi pag ganun, yung guhit dito, may mga guhit-guhit dyan. Kaya mag-focus tayo ngayon sa horizontal niya. So, bubuksan ko muna, guys. So, ito na, guys. Nabuksan na natin. Maghahanap tayo ng may mga nasunog dito. Sigurado may nasunog yan dito. Kasi, okay naman. Kahit wag na tayo mag-voltage check kasi okay naman ang ano niya, nag-on siya. So, yung hahanapin lang natin yung guhit kung ano, bakit nagkaguhit. Tapos, yung picture niya lumaki. So, maghahanap tayo dito, guys. Kasi may nakita na ako, guys, dito na may nasunog dito, guys. So, kita na dito. Yan. Yan, guys, na ano to. Tingnan natin. Ayan, makita. Ito, guys, oh. May sunog na, guys, dito sa may gilid niya. Yan. Tatanggalin ko, guys, papakita ko sa inyo. Kasi sunog na siya. Ayan, guys. Yan. May sunog na yan. Tapos, tatanggalin natin. So, yan, guys. Tanggalin na natin, guys. May nasunog. Nakakabit siya, guys, sa may collector, guys, ng power transistor. Pakita ko sa inyo, guys. Tanggalin ko muna. Tapos, papakita ko sa inyo kung saan siya nakakabit. Kaya pag mga ganyan, guys, na may mga guhit sa gilid, pataas, na-focus ako nyan sa horizontal dito sa may katabilag ng playback dito sa may power transistor ng transistor output. So ito, guys, oh, tingnan nyo. So yan, ito yung sinasabi kong sunog. Sunog yan, dito yung nakakabit sa turo ko sa inyo, dito nakakabit yan sa collector. Yung sinasabi ko sa inyong power transistor, ito. Ito yung collector. Ito yung collector, tapos base emitter. So, nakakabit siya dito, nasunog. So, malamang na dito sa anong ito, i-diretso na natin, i-check natin itong resistor na to. May resistor yan dyan. Sigurado, open yan or nag-change ohmic value na yan. Kasi kanina nung pagtanggal ko, mainit. Taglit lang, guys. Mainit siya, guys. Kaya i-test natin ang resistor na to kung okay siya o ano. Na-open ba siya? Yan. Sukatin natin. Sa ohms tayo, guys. 13. Dito tayo sa 13. So yan, guys, kailangan kasi itong resistor na to, ang masukat mo dito mga 386 ohms. Ito ano na siya, oh.
Mababa na siya. Kaya malamang na ano na to. Nagkinsumikbal yun na. So tatanggalin ko. Guys, ang resistor. So yan guys, natanggal ko na yung resistor. Sukatin natin. Kailangan kasi nasa 386 ang ohms ang ano niya eh. Ang sukat natin sa kanya. Mahirap guys. Hindi, walang tagahawak ng cellphone. So sukatin natin siya. Bahol. Ngayon natin sa ohms. So yun guys, chance ohmic value na siya guys. Kaya guys, pumutok yung Mylar ka ano, yung ceramic capacitor na to. Kasi nag-ano na, nag-chance ohmic value na yung resistor. Umiinit na yung resistor, kaya ang nangyayari, nasurog to. So hindi lang to yung sira guys, yung resistor pa guys. Kaya pag ano, check nyo, pag may nasunog na ganito, check nyo yung linya niya kasi siguradong may nasunog yun na resistor o umiinit na. So may kinuha ko dito guys na 386 na resistor. Ito yung ipapalit ko guys na resistor. So yan. Ayan. Ohms. Yan, di ba guys, 385. Yan, 385 yan guys. So ito na guys ang ipapalit natin, tapos yung ceramic na capacitor niya 681K 2KB. Ito, papalitan ko siya ng kaparehas din. 3 medyo malabo na 681, yan pareho siyang guys, 681K 2KB, yung ipapalit ko 3KB, di mataas-taas siya ng isang ano. So ikakabit ko na guys para makakita natin kung magiging off na siya. Kabit ko muna guys. Hindi na tayo guys nag-voltage kasi sabagay kanina guys tinis ko naman yung ano niya, yung 180 volts na tama naman 115. Hindi ko na lang guys pinakita kasi ang pinakita ko sa inyo yung pinaka trouble na talaga para hindi na tayo matagalan pa sa ating ano pag trouble. So nag-voltage, ay nahulog, nag-voltage na ako guys nito guys, okay naman. So yun, kung Samsung guys ang inaayos nyo na ganito yung trouble, na yung tao niya umusog sa gilid, tapos minsan nakasum na. So check nyo kung may ano siya guys, may nasunog. Basta nakakabit lang to guys sa may collector ng horizontal output. Tapos itong resistor, kasi itong resistor ang unang na ano dito guys, nag-chance ohmic value to guys. Uminit, kaya nasunog yung ceramic. So nakabit ko na siya guys. Check natin kung may mga naka-short na lead. Wala naman. Okay na guys. Ito lang yung guys yung ginala ko guys na ano, na pyesa. Yung dalawa lang. So, kabit natin guys. Tingnan natin kung ano ang kanyang display. Kung okay na ba. Alid ikaw na muna guys. Ikakabit ang speaker. Para marinig nyo guys ang sinasabi ko. So, ito na. Ayan. Ipa-plug ko na guys. So ayan, nag-green na siya guys. Kailangan natin ng remote. Lagyan natin ang antena. So ayan ko na guys. Ayan. Oscillate na. Hintayin muna natin guys. Oh, yun na. Yan, signal lang yan. Okay na guys. Oh, buo na yan guys. Kung kanina wala yung GMA, ganito na may ano siya, logo. Yan, nakikita na yan guys. Tapos yung parental guidance. Tapos tingnan nyo guys yung gilid guys. Oh, buo na siya. Wala na siyang itim na ganun. So, yan guys. Yung trouble lang natin, yung resistor, tapos yung ceramic na capacitor. Kung nagustuhan nyo guys ang video ko guys, palike and subscribe na lang para patuloy nyo mapanood ang aking mga gagawin pa. At sana makatulong din sa mga new beginner na nag-aaral ng mag-ayos ng TV. So, salamat guys.